You are now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. April 1, proud na proud nga pong sinabi nitong si Mariz Racal na siya po ay taga Davao del Norte. Ayan po ang kanyang panawagan dahil humihingi rin po siya ng tulong para nga po sa kanyang mga kababayan doon sa Davao. Pero kamakailan lamang po ay nagbigayan ng pahayag itong si Mariz Racal na hindi nga po nagustuhan, especially ng mga supporters ni President Duterte. Ito'y matapos nga pong magbigay ng kanyang pahayag itong si Mariz, hinggil nga po sa naging pahayag nito lamang ni President Duterte. Ayon kay Mariz, sukang-suka na siya sa gobyerno ngayon at medyo nawawala na nga daw yung mga matitinong namumuno. Yan po ang kanyang sinabi sa kanyang nga pong post sa kanyang Twitter account. At dahil nga po dito na-trigger ang mga netizen, especially ang mga taga-Davao, may nagsabi na nagpapasa ng petisyon para po itong si Mariz Racal ay hindi na makabalik or bibigyan ng non grata para po hindi na po siya makabalik na po ng Davao. Yan po ang kanilang ikinakalat ngayon sa social media. And isa pa po, tila nawala na nga po daw ng endorsement ang actress, which is wala pa naman pong napapatunayan sa mga update na ito kung ito ba ay may katotohanan. Pero the fact na marami po talaga ang medyo galit at inis ngayon kay Mariz Racal, especially the Davaoenos, dahil naroon ang kanilang pagrespeto sa kanilang former mayor at present president nga po ngayon ng Pilipinas na si President Rodrigo Duterte. Ayon sa kanila, bilang isang ikaw at taga-Davao, dapat isa ka sa sumusuporta at tumadalangin para sa kalusugan at kakayanan ng ating presidente. Pero ikaw'y kababayan, ikaw pa ang nagbibigay ng hindi magandang imahe para sa ating Pangulo. Nararapat na hindi ka na bumalik dito sa ating lugar dahil hindi ka karapat-dapat na maging Davaoenyo. Yan po ang sinabi ng ilan kay Mariz Racal. Actually, simula po nang siya ay mabash no, ng mga netizen, wala rin pong new post itong si Mariz Racal sa kanyang Twitter. Wala rin po siyang new post sa kanyang Instagram. Kaya naman mukhang nagpapalamig itong si Mariz dahil marahil nababasa niya yung mga komento or hindi pagkasang-ayon ng mga Davaoenyo sa kanya nga pong post. Sabi niya kasi, positive na sukang-suka na sa government, good people are outnumbered. Yan. So sabi ng ibang mga netizen, si Skyla Mia, hindi ka pa sikat, ganyan ka na magsalita. Si Jose Roman Gonzalez, dahil Mariz, nga nung na-artista ka man, nga bati ka man, kaayo ug na wong. Kay kung na-artista pa ako, dili ko ma-unity mo kay dili, ta person kay bati ka ug laway. Uy, yan po ang mga sinasabi nila dahil nga Bisaya, no? Proud na proud naman kasi sila, especially the Davaoenos, na ikaw ay kahit sino naman kasi bilang isang ikaw ay taga Davao, magiging proud ka dahil taga ron ang iyong presidente. So talagang mararamdaman natin yung hinanakit ng mga taga Davao sa naging pagsabi nito ni Mariz na sana mag-iisip-isip muna bago nga magbitaw ng salita. So yan po ang ating update, simula nga po yan ang lumabas ang kanyang tweet at pag-usapan sa SOCMED. Actually sumikat si Mariz dahil dito, no? Ayan, at medyo tahimik itong si Mariz Racal sa kanyang social media. Wala nang ranting, wala nang opinion, or ano paman. So, minarapat na naman lang siguro na pakalmahin na lang ang lahat bago siya mag-post. And, yun. But anyway, dinepensahan naman din niya ang sarili niya at sinabi niya na wala namang masama na mag-voice out ka ng iyong opinion. Yan po ang kanyang pagkakasabi. So yan po ang ating showbiz na update. Ano po ang masasabi nyo sa ating update na ito? Ilagay lamang po ang inyong opinion sa ating comment section. And thank you for watching Showbiz Snap. Images credit to the owner.